At nandito na naman tayo, mga kalapatid. So yan, kaka-out ko lang sa trabaho. Ayan pa yung motor. Bigyan ko lang kayo ng update kay Burak. Mukhang may nangyari daw na masama, ano kaya yun? Guys! Ano nangyari? Anong problema? Tulog na, dalawa. Nako, tapos na yata yung karir ha. Pahinga muna. Anong gagawin mo dyan? Itatapon na lang. So ayun mga kalapatids, ng itlog na nga no. Mamaya bigyan ko kayo ulit ng update. Akyat muna tayo sa taas. May mga naiiwan pa sa loob mga kalapatids. So palipakin muna natin sila syempre. Kasi nung umaga lang sila lumipad eh. May laban tayo ng loan yun. Kaya kailangan lumipad muna sila. Nakabukas lang yan mga kalapatids, baka kung sakaling gusto nila lumipad, pwede sila lumipad, mamaya-maya na ako magpapakain para lang makapag-exercise pa sila kumbaga. Pakakainin muna natin yung mga breeders. Bigyan ko na din kayo ng update sa itlog nito, ni Sakloban, dito sa pinayaya natin. Ayun! Malaki na! Malaki na mga kalapatids. Tapos mga kalapatids, baka nagtataka kayo bakit maliit yung isang inakay. Hindi yan bansot, hindi yan yung hindi healthy na ibon. Healthy yan mga kalapatids. Sadyang na-late lang talaga siya ng pisa. Kasi nung initlog din sila nito, itong hen, medyo nga malayo yung diferensya, kaya talagang ganyan. Nasa 4 days yata o 3 days ang diferensya. Kaya mas malaki talaga yung isa. Kaya kung mangyayari din sa inyo yung ganun kalapatids, huwag kayong magtataka, huwag kayong matatakot na baka hindi healthy yung ibon nyo. Eh normal yun na nangyayari, ganun talaga. Gutom na sila oh. Ito naman yung gift bird sa atin. Nakapatid sa tatay. Nung nag-complete clocking sana ng EDL-OLR, kaso nagkalambatan nga. Sige, pakakainin muna natin sila mga kalapatids. Ayan, gutom na gutom oh. Gutom na gutom. Ayan, konti lang muna para syempre lahat ng buto kain. Hindi nila pipilian. Ganyan ako magpakain ng ibon mga kalapatids. Ikaw naman. Tapos ito, syempre nag-iisa lang siya. So, konti lang. So mga kalapatids, papauwi na natin yung pliers. Medyo dumidilim na, delikado. Baka malagasan na naman tayo ng ibon. Pasok! 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 Ganyan din sa pliers mga kalapatids. Konti-konti lang syempre. Oops, nakalimutan natin. Tanggalin natin yung tubigan. Kasi iinom ng tubig yung mga, hindi sila makakain ng maayos. Yan, naubos na nila. So lalagyan natin ulit ng konti yan. Tapos yan nga mga kalapatids, pag nakikita mong ganyan yung ibon mo, ganyan kagana kumain, ibig sabihin yan, napaka-healthy nila. Kapag may nakita kang medyo malungkot, nakatamatamlay na ibon, hiwalay mo na agad, huwag mo nang isapalakan. Kasi baka makahawa pa, mahirap na. Mga kalapatids, tapos na sila kumain, so bibigyan naman natin sila ngayon ng tubig.
Ito na. Oh, di ba? Hindi nakakain sila ng maayos. Oh, saka ngayon sila iinom ng tubig. So hindi sila sasobra sa tubig. Yan ang unang-unang ibon na nagbigay sa akin ng panalo. Iko-content natin yan si Negro in the future. Silipin nga natin yung isang inakay dito. May pinayaya tayong itlog dito mga lapatis kasi tigil karera naman eh. Kaya pinayaya ko na muna yung itlog. Silipin natin yung inakay. Mukhang tingin ko mukhang off color to mga kalapatid. Anak to ng Taiwan na peder na nasa baba. Nag-iisa lang yung binog ha, kaya pinayaya na lang muna natin sa kanila. Ito. Ito yung panlaban natin dapat ng south. Kaso wala. Nagtigil karera gawa nga nung bird flu. Kaya sana malip na yung ban para makapaglaro na tayo mga kalapatid. Nakakamiss na din maglaro. Tara, mamaya na lang ulit. So mga kalapatid, salika, tingnan natin. May mga may ingay dito sa labas, eh. Sino kaya ito? Ay, may mga tao sa headquarters! Ayan. Boss King, balita ako mamimigay ka daw ng ibon. Ako umabot ng 500 subscriber. Anong linya nung ibibigay mo? Baka naman neto yan. Yung OLR ni Jeff. Cross lang. Grabe, pang OLR, ipamimigay lang sa inyo? Anong linya nun? Battenberg. Battenberg? Baseline? Baseline. Grabe. Battenberg din. Purong imported mga kalapatid. Grabe, ganyan galakas dito sa Tumbornal. Kita mo naman. Siyempre naman, enjoy. So mga kalapatid, gabi na. Matik, tatanggalin na natin yung mga tira-tirang patoka, yung tubig. Huwag niyong iiwan yan sa gabi. Kasi iipisin. Lalong-lalo na ang tubig. Pag nainom nila yan, malaki yung chance na magkasakit sila. Kasi nga, madaming dalandumi yung ipis. So yun, tapos na mga kalapatid. Siyempre, pati sa pliers. Che-checkin na din natin kung okay ba din. Ayos, maganda na yung mga pwesto nila dyan. Tapos ngayon, nandito na tayo sa baba. Ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko napapanatiling healthy yung mga ibon ko. Ito, napakamura lang nito. Yan, ang kailangan nyo lang bawang, dalawa lang. Tanggalin nyo yung balat. So pag napisa nyo na siya, ganyan siya. Tapos, ilalagay nyo siya ngayon. Haluan natin siya ng tubig. Hindi ko sigurado kung kayang inumin ng ibon nyo ito mga kalapatid. Pero sa akin, sanay na kasi sito eh. Matapang to. Dahil Merkules ngayon, kaya araw ng flashing. Dalawang beses sa isang linggo ko ito ginagawa. So ayan, ganyan. Ang bawang kasi, natural antibiotic siya. Hindi ako gumagamit ng mga kung ano-ano. Ayoko nasasanay sa gamot yung ibon. Kaya puro natural lang tayo. Maganda din siya para sa puso, tsaka sa dugo, syempre. O sa tao nga, maganda sa kalapati pa kaya. Good morning mga kalapatid, umaga na. Papakawala muna tayo ng pliers. Tapos konting linis-linis. Tapos ito na din nga pala yung ginawa natin. Yan. Yan yung ginawa natin kagabi. Iiwan na lang natin dyan yan kasi mama na bahala. At syempre papasok tayo sa trabaho. Yan, nakaligo na rin ako. So malilinis muna ako ng kulungan mga kalapatid. Palikan ko kayo mamaya. Mga kalapatids, malinis na.
So mga kalapatids, nandito na tayo sa trabaho. Lilinawin ko lang yung parapol na ibon ni Boss King na linya nung pinang 5th overall ni Boss Jeffrey Batumbakal sa EDL OLR. Kailangan nyo lang mag-like, share, and subscribe. Tapos comment nyo na din yung pangalan nyo tsaka address nyo. Siyempre, para malaman namin kung taga saan kayo. Good luck sa mga mananalo. 500 subscribers pag umabot tayo. Sure na yun. Good luck!